Ito ang kwento ng pinakamatandang senador sa Pilipinas. Tinraydor nga ba niya si Ferdinand Marcos noong 1986 People Power Revolution? Kilalanin natin si Juan Ponce Enrile, ang utak ng martial law. Tara, alamin natin sa history. Part 1. Sa isang maliit at mahirap na baryo sa Gonzaga, Cagayan, ipinanganak si Juan Ponce Enrile. Ang kanyang ina ay si Petra Furagganan, stepdaughter ng isang mangingisda. Bininyagan si Enrile sa Philippine Independent Church o simbahan ng Aglipayan. At ang pangalan niya ay Juanito Furagganan, alinsunod sa apelido ng kanyang ina sa pagkadalaga. Gaya ng ibang ipinanganak sa liblib na lugar ay wala ring birth certificate si Enrile, kaya't di masisigurado kung kailan at saan talaga siya ipinanganak. Tanging sabi lamang ng kanyang ina ay ipinanganak siya sa kaarawan ni San Valentin. Dahil malayo sa sibilisasyon ay dadayuhin pa nila gamit ang bangka kung may kinakailangan silang puntahan. Walang eskwelahan, kapilya o kahit klinik man lamang sa kanilang lugar. Kaya kapag nagkasakit ka ay pupunta kayo sa bundok upang manguha ng halamang gamot. Sa murang edad ay naramdaman ni Enrile na siya ay isang anak na ligaw. Madalas siyang tinutukso ng mga kaedad niyang bata at tinatawag na mestizo, tisoy, at ang malala ay bastardo. Dahil sa panunukso ay napapansin nga niyang iba ang kanyang itsura sa mga kapatid at maging ang apelido nila ay magkaiba. Kanyang itinanong sa ina kung bakit ang apelido niya ay Furganan at ang mga kapatid niya ay Pagdayuman at Rapada. Sa una ay hindi kumikibo ang ina hanggang sa huli ay inamin na nitong isang abogado ang ama ni Enrile na taga Maynila. Mahirap man ay masaya naman daw ang buhay ayon kay Enrile. Hindi masyadong mahigpit ang ina niya at sa edad na 4 o 5 ay marunong na siyang lumangoy at sumisid. Nagbago ang buhay niya nang pag-apak niya ng 7 taong gulang ay napagdesisyonan ng ina na pag-aralin siya. Ngunit kailangan niyang mawalay sa pamilya. Buong barangay ang naghatid sa kanya sa daungan upang makapunta at makapag-aral siya sa Gonzaga Central School. Sa unang pagdating ay iyak ng iyak si Enrile dahil sa malaking pagbabagong kinahaharap. Tanda pa ng kaklase at kalaro niyang si Juan Naval na si Enrile daw ay paminsan-minsang inaasar ng mga mas matatandang estudyante dahil sa pinagmulan nitong mahirap na barangay. Ganun pa man, hindi maikakailang isang magandang lalaki ang mestisong si Enrile. Disiplinado ito at matalino, at sa dulo ng school year ay siya ang top ng kanilang klase. Ayon kay Enrile, nakikita niya ang mga kaklase na bago at magaganda ang damit, nakasapatos o kaya naman ay nakatsinelas, habang siya ay nakayapak lamang. Bagamat siya ay nangunguna sa klase ay nagka-interes lamang siyang mag-aral nang matapos niya ang grade 4. Sa kasamaang palad ay hanggang grade 4 lamang ang Gonzaga Central School noon at ang kumukupkop na guro sa kanya ay nag-asawa na kaya't natigil sa pag-aaral si Enrile. Hindi naman siya pinabayaan ng ina, gumawa ito ng paraan para makapag-aral si Enrile kaya ipinasok niya itong katulong kay Mayor Cesario Peralta, asawa ng kanyang pinsan. Si Enrile ang nagsilbing tagagawa ng mga gawaing bahay gaya ng pagluluto, pag-iigib ng tubig, pagsisibak ng panggatong at paglalaba. Para sa pag-aaral naman ay namumulot ng mga brochure ng sinehan si Enrile para gamitin scratch paper. Maayos naman daw ang pakikitungo ng pamilya ng mayor sa kanya. Itinurin siyang anak-anakan nito. Sa katunayan ay matyaga siyang chinututor nito at sa pagtatapos ng elementarya ay nakagraduate siya bilang salutatorian, habang ang napupuso ang babae ay ang valedictorian. Sa edad na 16 ay naisa na niyang ligawan ang napupuso ang dalaga, ngunit kinausap siya ng ama nito at sinabihang huwag ligawan ang kanyang anak dahil wala siya maibibigay na magandang kinabukasan dito. Tumatak ito sa isip ni Enrile. Para makapagpatuloy ng pag-aaral ay pinayuhan siya ni Mayor Peralta na mag-apply ng scholarship sa isang private school sa Apari, ang Cagayan Valley Institute. Ang eskwelahang ito ay ang magtuturo sa kanya kung para kanino talaga ang hustisya. Pangarap ni Enrile na maging isang engineer. Nag-aaral siyang mabuti ngunit isang araw ay lumapit sa kanya ang 4 na estudyante. Pinalibutan siya at nagsihugot ang mga ito ng patalim. Walang ano-ano ay sinugod siya ng mga ito at pinagsasasaksak. Dahil walang sariling armas at outnumbered ay tumalon siya sa bintana upang makaligtas. Sugatan at duguan si Enrile, ayon sa kanya ay selos ang pinag-ugatan ng pang-aatake. Isa sa 4 na lalaki ay nanliligaw sa isang babae at ang babae naman ay natitipuhan si Enrile.
Matapos ang pangyayari ay nagsampa ng kaso si Enrile laban sa apat na lalaking umatake sa kanya. Ngunit ibinasura ito ng korte. At ang malala pa ay pinatalsik siya ng eskwelahan dahil sa pangyayari. Miyembro o malakas sa Board of Trustees ng eskwelahan ang magulang ng umatake sa kanya. Kaya't kahit siya ang napahamak ay siya pa rin ang pinatalsik. Dahil sa pangyayaring iyon ay napagtanto ni Enrile na wala sa iyo ang hustisya kapag ikaw ay mahirap. Hindi magiging patas ang laban. Dito niya napagdesisyon ng maging isang abogado gaya ng hindi pa nakikilalang ama. Dahil nawala ng scholarship ay naghanap ng ibang paraan para makapag-aral si Enrile. Pumasok siya bilang isang laborer sa construction site upang makapag-ipon ng pangmatrikula. Sa huling sahod sa construction ay dumaan siya sa bahay ng mga Peralta at dito na siya inabutan ng gyera. Ayon kay Enrile, mababait daw ang mga hapon ng bagong dating pa lamang. Nag-umpisa lamang magbago ang mga ito at manakit sa kalagitnaan ng 1942. Umanib si Enrile sa isang guerrilla unit na tinatawag na Hunters ROTC at naatasan siyang maniktik at tukuyin ang instalasyon ng mga hapon. Ngunit, nakuha ng mga ito ang listahan ng mga miyembro ng Hunters ROTC. Hinuli sila at pinahirapan ng mga Kempe Thai. Ang Kempe Thai o Kenpei Thai ay sangay ng military police ng Imperial Japanese Army mula 1881 hanggang 1945. Sa isang dating pagawaan ng alak, ikinulong si Enrile at ang mga kasamahan nito. Sa La Grande, dito ay gabi-gabi daw niyang naririnig ang sigaw ng mga pinahihirapang kasamahan. Maging siya ay hindi nakaligtas mula sa lupit ng mga mananakop na hapon. Pinapalo ng buntot ng pagi, nilulunod hanggang mawala ng malay at binubugbog. Parang hindi na sila makakalabas pa ng buhay. Sa kanyang bilang ay 89 na araw ang kanilang itinagal sa Bartolina ng La Grande. Sa kauna-unahang beses ay nanalangin si Enrile. Humingi siya ng tulong sa Diyos at ipinangako niya sa kanyang sarili na kung makakakita siya kahit napakaliit na chance ay tatakas siya. Dumating ang chance ng ito ng mag-air raid ang mga Amerikano. Nakatakbo si Enrile at ang mga kasamahan sa gubat. Walang ligo, madungis at kinukuto ang mga katawan. Pero ngayon ay malaya na sila mula sa mga mananakop. Nang matapos ang gyera ay bumulik ng apari at nagtrabaho na lamang doon si Enrile. Nais pa rin niya makapagtapos ng pag-aaral. Dito siya nakakuha ng isang sorpresa. May sumundo sa kanya at sinabing ipinasusundo siya ng kanyang ama. Nakita ito ni Enrile bilang tsansa na makapag-aral muli. Kaya sumama siya at dinala siya sa isang bahay sa Santa Mesa, Manila, kung saan naroon nakatira ang mga kapatid niya sa unang asawa ng kanyang ama. Matapos ang 2 linggong pamamalagi sa bahay na iyon nang hindi nakikita ang kanyang ama ay nainip na si Enrile at nais nang bumalik sa Cagayan. Naawa ang isang lalaking kapatid sa kanya at kinausap siya. Sinabi nitong ayaw ng mga kapatid nilang makilala siya ng kanilang ama at walang mangyayari kung hihintayin niyang dalhin siya ng mga ito sa kanilang ama. Kaya naman ay binigyan siya ng mapa at pinapunta sa opisina ng kanilang ama at sinabing siya na mismo ang pumunta dito. Ang ama ni Enrile ay ang kauna-unahang Filipino na naging full-time partner ng isang malaking American law office sa bansa. Nagtatrabaho bilang abogado de campanilla doon si Attorney Alfonso Ponce Enrile. Malinaw pa sa isipan ni Enrile ang unang pagkikita nilang mag-ama. Pagpasok ni Enrile sa opisina ng kanyang ama ay nakita agad niya ang isang matandang lalaki. Maputi ang buhok, makapal ang salamin, naka long sleeve at khaki pants. Nang magkita siya nito ay tumayo agad ito at niyakap siya at sinabi sa kanyang, "I'm sorry my son, I did not know that you are alive." Marahil sa gulat ay hindi na rin alam ni Enrile ang kanyang mararamdaman. Lumaki siyang walang ama at ngayon ay niyayakap siya ng isang lalaking tinatawag siyang anak. Hindi na siya pinaalis pa ng ama at agad dinala sa bahay ng kanyang isa pang pamilya sa Malabon. Pagbaba niya ay sinalubong siya ng kanyang madrasta at mga kapatid niya sa ama. Inihilera ng kanyang madrasta ang mga anak nito at sinabing, "Oh, ayan na ang surprise ng inyong papa." Pagbaba ng kotse ay ipinakilala siya ng ama sa pamilya nito at sinabing, "This is your brother, Juanito." Ayon sa kapatid niyang si Armida Siguion Reyna, kitang-kita agad nila ang pagkakahawig ni Enrile sa kanilang ama, mataas ang cheekbone at lubog ang pisngi. Hindi may pagkakailang anak nga siya nito. Mabilis naman silang nagkapalagay ng loob at naging close. Ayon naman kay Enrile ay napakabait ng asawa ng kanyang ama. Sa katunayan, ay Mama Purita ang tawag niya dito.
Itinuring siyang parang anak at ang mga kapatid sa ama ay parang kapatid na buo na rin ang turing sa kanya. Ang tingin sa kanya ng mga ito ay panganay na kuya talaga nila na maaasahan at poprotekta sa kanila. Hindi alam ni Attorney Alfonso Ponce Enrile na may anak siya sa Cagayan. May nakapagsabi lamang sa kanya na isang kaibigan na taga Cagayan na mayroon siyang isang anak na lalaki at matalino ito. Naipahanap lamang niya ang anak matapos ang giyera. Balik pag-aaral. Sa unang kita pa lamang sa opisina ay sinabi na ni Enrile sa kanyang ama na wala siyang ibang hihilingin dito kundi pag-aralin siya. Pumayag naman ito at nagustuhan din ang nais ni Enrile na mag-abogado. Nakiusap ang ama niya sa mga madre ng eskwelahan ng Mary Knoll na tanggapin ang kanyang 21 taong gulang na anak sa third year high school kahit na first year high school pa lamang ang huli nitong natuntungan. Ayon sa award-winning publisher, writer, cultural icon at kaklase sa St. James Academy na si Hilda Cordero Fernando, naaalala niya nang una niyang makita si Enrile. Juanito Ponce pa ang pangalan nito at nakasuot ng maong pants. Halatang kinalakihan na niya ito dahil abot na sa binti at kupas-kupas na. Lagi umunong mag-isa si Enrile at halos walang kaibigan. Payatin pero gwapo at matalino. Hindi daw ito mayabang, nalalapitan naman, ngunit siguro dahil sa agwat ng kanilang mga edad ay natatakot silang kaibiganin ito. Araw-araw ay may quiz sila sa bawat subjects sa eskwelahan. At ang resulta nito ay ipinapaskil sa pintuan, kaya nakikita ng lahat ang grado ng bawat isa. Lagi umunong nagtatop si Enrile lalo na sa physics, history at military tactics. Bilang kapatid naman ayon kay Armida ay napakabait ni Enrile. Tinuturuan sila nito sa pag-aaral. Kamunti ka nang hindi makapagtapos ng high school si Enrile dahil sa kakulangan ng school records. Kinakailangan niyang kumuha ng validating exams mula sa Bureau of Private Schools. Sa edad na 23 taong gulang ay natapos din niya ang high school. Abangan sa part 2 ang mahulay na love life ni Enrile kay Miss Manila, pagbuo ng plano ng martial law at pagtatraydor. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at pindutin na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.